Hello mga ma'am and sir, welcome back again to my YouTube channel. And you are watching Moon's Tutorial. Ano dapat isipin? Galing! Ito ang lodi ko! Before we will proceed mga ma'am sir sa ating segment para sa ngayong araw, which is Vocabulary Every Day, please don't forget to like and subscribe sa ating channel. Nang sa ganun, you will get updated every time magpo-post ako ng mga panibagong tutorial video at ng mga panibagong vocabulary which makakatulong pangdagdag kaalaman sa atin mga ma'am and sir. At the same time mga ma'am sir, kung meron kayong mga topic na gusto nyong itackle natin next sa ating tutorial video, please don't hesitate to comment it below mga ma'am sir. Anyways mga ma'am sir, para sa ating vocabulary of the day, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa supena. Etong word na to mga ma'am sir, supena or subpoena. Mahirap siyang i-spell pero napaka-importante na especially sa legal procedure. Ang supena mga ma'am sir ay merong dalawang uri. Ito ang supena duces tecum at supena ad testificandum. So ano bang pinagkaibahan ng supena duces tecum at supena ad testificandum? Ang ibig sabihin mga ma'am sir ng supena, ito ay isang papel kung saan inaatasan ng korte o di kaya abogado na dalhin ang isang bagay. So ibig sabihin mga ma'am sir, ang supena ito ay isang papel, isa lang siyang papel. Ibig sabihin mga ma'am sir, ang supena ay isang papel kung saan nakasulat sa papel na yon na mga bagay o di kaya naka-itemize sa papel na yun, kung anong gustong ipaproduce o di ka dalhin ng isang tao. Kumbaga, inaatasan ng korte o ng judge o di kaya ng abogado sometimes na dalhin ang isang bagay. So, meaning to say, ang supena is nothing but isang papel kung saan may nakasulat doon na gustong mangyari o di kaya na gustong ipaproduce o dalhin sa korte. Pinagkaiba ng supena duces tecum at supena ad testificandum. So sa video na ito mga ma'am sir, one way or the other ay madi-differentiate natin ang ibig sabihin ng dalawang term na to. Pag sinabi natin mga ma'am sir, supena duces tecum, ibig sabihin inaatasan ng korte o di kaya ng husgado, ng judge, na ipaproduce o di kaya dalhin sa korte ang isang bagay o di kaya ang isang dokumento or papel o di kaya isang tangible things, isang bagay. Which is, ang bagay na to, kaya pinapaproduce ng judge sa korte, kasi magsiserve siya as evidence, ang bagay na yun. Yun ang ibig sabihin ng duces tecum. Inaatasan ng judge or ng korte na dalhin ang isang object, which is ang object na yun ay magsiserve as evidence sa kaso. Pag sinabi naman natin mga ma'am sir, supena ad testificandum, dito naman, inaatasan ng korte or ng judge ang isang tao na dumalo sa paghiring o di kaya dumalo siya sa paglilitis ng kaso, which is ang tao na yun ay magte-testify, magbibigay siya ng kanyang pahayag, magbibigay siya ng kanyang testimony patungkol sa kaso na yun, which is ang tao na to pag nakabigay siya ng testimony ay magse-serve as witness o di kaya magiging testigo siya, kaya nga ad testificandum, kung saan inaatasan ng korte ang isang tao na dumalo sa hearing at magbigay siya ng kanyang testimony, ng kanyang pahayag patungkol sa kaso. Siya ay magsisilbing witness. Yun mga ma'am sir, pag sinabi natin duces tecum, inaatasan ng korte na dalhin ang isang bagay o di kaya isang object o di kaya isang dokumento kung saan ang object na to or ang bagay na to ay magsisilbing ebidensya. While sa ad testificandum, inaatasan ng korte ang isang tao na dumalo sa paglilitis at magbibigay siya ng kanyang testimony at siya ay magsisilbing witness sa kaso. Hopefully, meron naman tayong natutunan ngayong araw patungo sa supena. Supena duces tecum, supena ad testificandum. Anyways, mga ma'am sir, para sa mga baguhan sa ating channel, please don't forget to like and subscribe. Nang sa ganun, you will get updated every time magpo-post kami ng mga panibagong tutorial video which will give you additional knowledge. So yun mga ma'am sir, hopefully, meron na naman kaming naiambag sa inyo ng panibagong kaalaman. Good luck mga ma'am sir sa inyong exam and see you next time!